welcome back to our channel. This is Anne Mofrendez, your friend here from the Dipolog City, guys. So, yes, provincial na ako sa probinsya, guys. Provinsyana niyo ang ate. So, yes, guys, karon na naman ko sa inyong atubangan. Magpa-cute na sad ko dire, gamay. Unsa ba gusto ko nga mag-Tagalog, Jude, kay para makasabot ako ang mga Tagalog viewers, kay I know most of my viewers is mga Tagalog jud, pero daghan man sad mga Bisaya, guys. So yes, Tagalogon nato ni atong Tagalogon, bahag sa lapid atong dila, ayaw panaway sa ako ang Tagalog na perting gahia, guys, no. So yes, let's get started, guys. Ngayon ay magsasalita na po ako ng Tagalog para makasabot or makaintindi yung aking mga Tagalog viewers. Yeah, kung pwede palang jud, no, nga mag English para tanan. Ako na kong mga international or mga ano, nasa laing bansa, guys, makasapod saan sila kung English. Kasi English is the universal language. So now, guys, kaya na ako dali sa inyong atubangan. Gusto kong i-share sa inyo ang product na new from Everbelena siya, guys. Alam nyo ang lahat, maraming bago ngayon. Parang pinakyaw na lahat ng Everbelena, yung mga bagong palabas nila ngayon ng mga product. Kasi marami silang may foundation, may mga iconic shadow palettes. So, pinakyaw mo siya nila tanan. You know? So, guys, karon ang akong share sa inyo is from Everbelena, EB Advanced. Alam ko na new to kasi bago talaga sa, ano ko, guys, bago talaga sa paningin ko tong foundation ngayon na i-review at i-share ko sa inyo, guys. And yeah, in order ko siya sa Lazada. From Lazada siya, guys, kasi I don't think available siya dito sa Watson or any Everbelena counters dito sa amin sa Dipolog. In order ko talaga sa Lazada, guys, official store ng Everbelena ko siya in order for the price of 260. Medyo namamahalan ako sa kanya, guys. Pero don't worry, yung 260 is wala siyang ano, shipping fee, kasi free lang yung shipping fee. Kasi umorder din ako ng mystery box ng Everbelena. So kung mapanood nyo yon, yung mystery box ko, mystery box from Everbelena. Kasi gumawa ko ng ibang video. So, well, in a way, tara na kay murag dugay kisa nga tanan. Let's get started. For that, guys, kung bago ka pa lang dito sa aking channel, please, nakikiusap po ako sa iyo na please i-push mo na yung button natin, yung subscription button dyan sa baba para makabilang ka po sa ating family dito, and our friends family. Masaya tayo dito sa ating channel and you are beautiful. And kailangan mo ding iting-ting-ting yung bell na katabi niya kung gusto mo. And please give me a thumbs up also kung nagustuhan mo tong video natin, and comment your thoughts also. So, let's start, guys. Ang aking isi-share sa inyo na foundation for today is this one. Ayan, bago ba to? So, I think bago naman talaga to. Ano to siya, guys? EB Advanced BB Foundation Stick. So, kung masabihin mo na BB, may pang skincare siya, kasi BB cream or BB foundation stick is pang may halong ano siya, guys, skincare, di ba? So BB foundation stick, ito yung packaging niya, look closely. Yung ano lang yung packaging niya, yung regular na packaging ng mga cosmetics ganyan, at saka it contains 6 gram. Yeah, ito yung pinaka ano niya, guys. Ito yung EB Advanced BB Foundation Stick. Tsaka nandito yung mga ingredients niya. Yung ano niya, guys, yung batch code, manufacturing date, tsaka yung mga stock number, mga ganun-ganun andito sa packaging niya, guys. And then, dito is makita mo yung how to use or yung claim niya. Basahin natin.
The EB Advanced BB Foundation Stick glides smoothly on skin, creating the perfect flawless base. This product provides light to medium coverage meant to last throughout the day. Meant to last throughout the day, ha? So, how to use niya is swipe product on and blend with a sponge, brush, or fingers. Pwede mo siyang gamitin ng fingers. Apply more product for additional coverage daw. So, I got the shade Oriental kasi wala lang. Oriental lang talaga sa mga binili ko na mga ano guys, mga foundation sa Verbena Careline is Oriental talaga yung mapipili ko na mga shade. So, buksan natin. So, makikita mo dito yung ano niya guys, Oriental. Tsaka meron din nakasulat dito sa ibabaw ng barcode niya is Oriental. So, buksan natin si BB Foundation Stick ng Everbelena. So, wow! Ang cute ng packaging. Bakit may stain? Parang may ano. So, ito siya guys. Ayan. EB Advanced BB Foundation Stick. Tsaka nakasulat dito yung weight niya. Ganyan lang siya. Parang siyang lipstick na malaki. Tsaka retractable siya guys. Yung 6 gram is ganyan. Abot hanggang ganyan, guys. Ayan. Meron akong ganitong foundation stick, yung natanggap from a giveaway, yung NARS, guys. Ganyan siya. So, kung i-ano mo siya, guys, i-retract mo din. Retract back. Para lang talaga siyang lipstick, ganyan. At ito yung ano niya is parang makikita mo lang. Parang transparent. Parang talaga siyang lipstick, guys. And yeah, creamy siya. Nag-expect ko na cream siya. Cream siya talaga kasi foundation, gaganon mo siya. So, what is good about this foundation stick, guys? Ano bang good nitong foundation stick? Mas gusto ko siya kasi easy siyang i-apply pero non-hygienic siya kasi gaganon mo nga siya sa face niya. Well, anyway, malinis naman yung ano mo, guys, ba? Diba? Yung face mo before ka maglagay ng tawag doon ng foundation. So, okay lang. So, ilalagyan natin yung face natin, half part mo na para makita natin yung coverage niya, ma-differentiate natin kung ano yung, ano guys, yung coverage na may dulot niya sa face natin. And I will blend the product using this Careline sponge na to. Ayan. So, yeah. Ikaganon mo lang, iswipe-swipe. I think perfect naman tong ano na to, guys. Yung shade na Oriental sa akin. Medyo may pagka-yellow undertone siya eh. Well, anyway guys, parang hindi ako nakapag-research sa mga shade nito. So, I will put somewhere out here na lang yung mga available shade ng EB Advanced BB Foundation Stick. Isi-search ko muna siya at itingnan ko yung mga available shade guys. So, i-blend ko muna siya guys. Ano? Mabango siya. Wait lang. Ano ba? Yung sponge ba o? Ah, sa sponge pala. Pero dito, parang something, amoy foundation talaga. Yung natural na amoy ng foundation is yun yung amoy niya. Sa sponge pala ng Careline kasi mabango kasi yung ano eh, yung Careline na face powder. Wow. Ganda ah. I like the coverage. And very blendable lang din. Mas maganda siguro to guys pag wet sponge yung gagamitin. Yung talagang beauty blender na wet sponge. Kasi ito is, ano lang to siya guys eh, parang yung puff na something, yung sa mga compact na ano, yung ginamit ko. Pero pwede mo naman siyang gamitin. Pero ako sanay akong gumamit ng ano eh, mag-blend gamit yung finger ko. Yeah, sanay naman ako. Hindi siya kaganon creamy pala guys. Medyo mabilis siyang mag-set. Tsaka, hindi siya malagkit. Medyo, meron ka talagang feel sa face mo. And yeah, the coverage is good. Gusto ko yung coverage niya. Parang natural looking sa skin.
And para lang talaga siyang BB cream, something, ganun yung feeling niya sa face. Very lightweight. Yeah, very lightweight. Ganyan. So, look closely guys. Is ito yung my foundation, no? At saka itong wala. So, parang binibigyan na ng glowiness. Hindi yung glow na parang dewy. Parang, ano guys, tawag doon. Parang, kung titingnan, maganda yung skin mo. Na parang natural lang siyang tingnan, na hindi yung parang may suot kang foundation. Hindi. Yung parang natural lang na parang naglagay ka lang ng cream. Yun yung ano niya guys, sa mukha. Yeah, so lagyan natin dito sa kabila din guys. And I will use my finger to blend. Kasi iba din kasi ito guys eh. Parang mas mahirap pag ganito. Mas maganda sana kung beauty sponge yung gagamitin. Yung wet, parang damp, ganun. Mas gusto ko sanang ganun gamitin or brush. Pero I think mahirap to pag brush ang gamitin. Kasi hindi siya ganun ka-creamy eh. Pero siguro, wala naman tayong brush eh. Hindi natin matry. Pero I will use my finger this time guys. Para i-blend yung product. Kasi mas gusto ko talaga, ano, mas gusto ko talaga yung finger ko, yung gagamitin ko. Para mas satisfied ako pag finger ko yung gagamitin ko sa pag-blend ng foundation or cream sa aking mukha. Wala nang gastos-gastos sa, ano guys, diba? Kumbaga, wala nang gastos-gastos sa beauty blender. Ganon. Ganon yung mga tipid. Ayan. So, yung shade na nakuha ko na Oriental is perfect lang naman sa akin. Perfect lang sa akin. Kasi hindi ko naman na-try. Pero satisfied naman ako sa shade niya. Hindi siya masyadong maputi naman. Parang, ano lang. Parang skin tone ko lang talaga. Ayan. Kung gusto mong makover yung mga blemishes mo, pwede ka naman magdagdag dito sa may bandang blemish mo dyan. Ganyan. Ako, magdagdag ako dito kasi may marami akong blemishes. Mga pimple marks dyan, guys. So, yeah. Alright. Huwag mo lang damihan kasi pagdadamihan mo is talagang, ano guys, no? Klaro na nagsusuot ka na ng foundation. Ayan. The coverage is good. Tingin ko sa face ko. And yeah. Medyo nakapalan ko ng konti dito, guys. So guys pala ha, hindi ako naglagay ng any primer or any tawag doon moisturizer. Direct lang talaga wina-wipe. Ginagamitan ko lang ng wipes, sa Necair wipes yung face ko. Panglinis, tapos nilagay ko na agad tong foundation stick. So, ito yung coverage niya, guys, sa mukha. Though, hindi niya totally na mahahide yung mga blemishes mo. Pero, yeah, maganda. Maganda yung, gusto ko yung, ano, guys, gusto ko yung coverage niya sa face ko na parang, hindi talaga, parang plakado yung, ano niya, guys, yung finish niya dyan sa mukha mo. Yun yung dating niya kung titingnan ko siya dito sa aking, ano guys, sa aking mirror dito. Yeah, gusto ko yung ano, parang plakado talaga yung ano niya guys. The formula is good. Though medyo hindi siya ganong creamy, pero madali lang naman siyang i-blend. Yung formula niya is parang very smooth yung ano niya guys. Parang smooth yung finish niya dyan sa, ano mo guys, sa face mo. Yan. So, mapipicture ako guys. Using flash, tsaka ilalagay ko lang dito yung ano guys, yung picture, i-insert ko na lang somewhere out here dito. So, i-observe natin yung product, yung BB foundation stick na nasa face natin, and I will give you my final thoughts later. So, bye for now guys! Hello guys! Welcome back sa ating ni-review na BB cream from Evie Advance, and it's been 5 hours na nung nilagay natin siya sa ating face, and nafe-feel at nakikita ko na talaga na nagugulas na siya guys, kasi look at that naman guys, very visible na po ang ating mga blemishes dyan sa ating mukha guys, and it's time for us to tell you the truth about this BB foundation stick.
foremost, guys, puun natin yung good about this foundation stick. Guys, yung gusto ko sa kanya is yung packaging niya, which is para siyang lipstick, guys, and very handy, madaling dalihin, and tsaka yung ano, guys, niya, yung tawag doon, kung mag-a-apply ka, guys, is igaganon mo lang, is swipe-swipe mo lang dyan sa cheeks mo, and then blend na. Yun is easy to apply, guys. And then next, guys, is yung coverage niya, of course, kasi yung coverage niya, though, hindi siya ganun ka-thick na kinocover niya talaga yung blemishes ko, especially kasi marami akong blemishes. But then, yung finish niya is very plakado talaga and very smooth. Tignan, parang flawless. Tignan yung face mo dahil sa finish niya. At saka yung formula is talagang madali mo siyang i-apply. Especially siguro, guys, kung gagamit ka talaga ng beauty blender. Kasi yung ginamit ko is yung hands ko lang talaga. Pero madali pa rin siyang i-blend dyan sa all over your face. And then yung ayaw ko lang talaga, medyo lang. Medyo is yung price niya kasi namamahalan ako sa 260. Pero mura na yun, guys, sa foundation. For a good quality foundation, guys, is mura na yung 260. And yung availability niya is available siya nationwide naman kasi meron tayong Watson at saka Everbella na counters dyan, guys. Guys, so yung ano talaga, guys, is hindi lang siya talaga pang long lasting. Madali lang siyang mahulas. Kaya nga, diba, after 5 hours is ganyan na siya. Pero yung maganda naman sa kanya, guys, is hindi mo siya kailangang iset kasi yung finish niya is contento ako sa finish niya, guys. Hindi ko na siya kailangang iset sa face ko. And then, hindi din ako nag-oil up sa kanya, guys. Hindi din siya talagang nagdudulot ng oiliness sa face ko. Which is good kasi hanggang ngayon is hindi pa talaga ako nag-re-retouch, guys. And ganyan talaga yung itsura niya. So, yun lang. Siguro yun lang yung ma-share ko sa inyo about this product, guys. At salamat sa panonood ng aking review for today. And sana makita ko kayo in my next video, guys. And yeah, thank you for watching. Sana nakapag-subscribe ka na dyan sa baba. Please click the button below, guys, and then comment your thoughts kung na-try nyo na din to. And please give this video a thumbs up kung nakapagbigay ako sa inyo ng idea about this BB Stick foundation. And I will see you na lang, guys, in my next video. Bye!